Bago naging milyonaryo si Richard Gomez, bago ka naging Richard Gomez, parang ayaw mo pang mag-artista. Hindi ko kahit na maghubo ako dito. Naging milyonaryo ako at the age of 20. Sa showbiz lahat yun. Grabe. Oo. Alam ko na yun, yung responsibilities nung, kahit nung bata ako, na ang hirap magkaroon ng anak out of wedlock. Para yun ang takot mo sa anak mo? Oo, oh, sabi ko sa kanya, kung pipili ka ng boyfriend, huwag kang pumili ng boyfriend na katulad ni Richard Gomez. Sabi ko sa kanya, alam mo Juliana, alam ko yung mga babae na madaling bulahin, nakikita mo babae na siniseryoso. Mm-hmm. Pati paglilinaw, Gomez. Oh, diba? Mabuti na yung nagkakaliw mo na gandayo. Eh bakit si OG Diaz may limang anak, si Richard Gomez nung araw na playboy, isa lang anak? Oo nga. Tataka nga ako, no? Iba ka, no? Iba. Makausap ang dati kong kasama. Ako dati kong kasama sa palibasa lalaki. Nung kami ay mga gagagaga pa. Nung 90s, no? Tapos, ngayon po ay isa lang congressman. First termer niya bilang congressman. Dahil dalawang term naman siya naging mayor ng Ormoc City. Yan. Sino pa nga bang ating tinutukoy? Congressman Richard Gomez. Gigi, musta? Alam mo, hindi talaga kita maano kung Kong o Gomes ang itatawag sa'yo. Goma lang, okay lang. Oo, kaya Gomes na lang. Ayan. Ngayong congressman ka na, naninibago ka ba from mayor to congressman? Ano ba difference? Magkaiba yung trabaho. Pag mayor ka, lahat ng mga ginagawa ng batas dito sa Congress, yun ang ini-implement ng mayor. So yung mayor naman, talagang diretso sa tao. Takbo ka ng takbo dun sa city mo. Pag mayor ka, napakalaki ng workforce mo. Like sa Ormoc City, ang workforce mo na more than 2,000. Unlike sa Congress dito, talagang very streamlined dito. Konti ano lang kayo. Anim lang kami dito. So kasama ng researchers mo, nang gumagawa kayo ng batas, ang susulat kayo, tulong-tulong kayo. Dito naman, marami mga debate, mga questioning, mga ganun. Dine-check mo mabuti yung budget ng departamento. Ano ba yung naging accomplishment nila? Kasi hihingi sila ng pera sa gobyerno eh. So yun yung trabaho dadaan namin, inyo. Dadaan sa Kongreson. Mm-mm. Yung pang binibigay namin na budget sa inyo, nagagamit nyo ba ng tama yun? O baka naman sobra-sobra yung hinihingi nyo, hindi nyo rin nagagamit. Yun. Pinifiscalize. Hindi mo ma-imagine, Gomes, na mararating mo ito, na napakalayo na ng narating mo from a fast food service crew? Yes. Oo. Ano kasi nung pumasok mo talaga sa akin yung public service nung 1998 na nalo ng pagka-presidente si Erap Estrada. I don't know if you remember, ginawa niya akong presidential advisor in youth and sports development. Oo. Then yung mga panahon na yon, yun yung time na create namin yung mamamayan ay sa droga o yung MAD. Doon ko nakita na gusto ko talagang tumulong sa tao. It would be best na meron kang position sa gobyerno. Mm-hmm. So doon nagsimula yung gusto kong tumulong sa tao, mm-hmm, to serve. Pero hindi ka na you felt devastated kasi yung iyong adhikain, yung advokasya mo, eh hindi pinalad noon sa Congress. Oo, kasi tumakbo kami ng party list noon. That was the second time na nagkaroon ng party list elections. Although yung nakuha namin na boto noon was over 3 million votes na nire-require lang at that time para sa isang upuan 250,000 lang. So sobra-sobra yung panalo namin. Pero kinalaban kami, pinotesta yung party namin at lumabas sa Supreme Court decision na natalo kami dahil we do not belong to the marginalized sector. Ano ba yung marginalized? Kailangan daw. Pag party list ka, galing ka sa mga may hirap. Sabi ko, naglalaban namin dito, drug addiction eh. Eh yung problema ng drug addiction, walang delineation yun sa mahirap at saka sa mayaman. Correct. Diba? Mm-hmm. So yun, doon kami, disqualify kami. It was disheartening. Mm-hmm. Sabi ko, just because we do not belong to the marginalized sector, disqualify kami. Pero ikaw ba, Gomes, since na disheartened ka noon, eh, di ba tumakbo ka pang senador? Pinagpatuloy ko yun. I really tried. I kept on trying. Sabi ko, one day, makukuha ko rin to. So, nung finally, I decided to run for Congress ulit.
gusto ko talaga yung Congress. Excited talaga sa Congress eh. Mm-hmm. Enjoy ako makipag-alaktakan eh. Enjoy ako makipag-debate. Enjoy ako makipag-diskurso. Tapos, na-disqualify din ako. No? First time ko tumakbo ng Congress ano sa Ormoc. Kaya nga napaupo si Lucy dahil nag-substitution kami. Oh. And then eventually, nanalo naman ako ng mayor. So, nakita ko talaga na dahil, siguro dahil sa strong advocacy ko for anti-drugs, marami talagang lumalaban sa amin. Makita mo yung mga supporters ng kalaban namin, talagang mga drug money yung tumatakbo. O alam kasi nila na pag nakaupo ako, alam nila, lalabanan ko talaga sila eh. Oo, dahil wala kang takot. So look at what happened to Ormoc City. Ormoc City, nung bago ko naging mayor, used to be the drug capital of Eastern Visayas of Region 8. At nung naupo ka? Naupo ako. Ginawa ko yung kailangan kong gawin as mayor. Eventually, nalinis namin yung problema ng droga. Mm-hmm. Maraming nawala ng mga drug pusher. No? Yung mga drug addict na rehab namin. Mm-hmm. Eventually, Ormoc City became one of the safest cities in the whole Philippines. So that itself, ang laking accomplishment para sa akin. Oo. Tapos yung sports program, pinagbuti ko kasi alam mo naman, siyempre, atleta rin ako. So yung passion ko for athletes, gusto ko na madala ko sa mga bata namin sa 4th District, sa Ormoc City. Yun, naging maganda yung performance nila and marami sa kanila nasa national team na. Marami sa kanila nasa mga malaking eskwela na as varsity players. So yun, that itself also, nakita ko na yun, masaya na ako, accomplishment ko na yun. At pati yung fencing mo, ito yung pinapaturo mo. Umabot sa Ormoc. Oo, tsaka hindi, sa Ormoc, at the same time sa anak mo. Yes. Oh. Na nag-fencing. Mm. Ano ba yun? Gusto ni Juliana yung mga sports mo dahil nakikita ka niya? Or ikaw nagpupush sa kanya na gawin mo to? Hindi ko siya pinupush. Nakikita niya lang yung mga ginagawa ko. Tapos, yun, nag-qualify siya ng varsity for volleyball sa UP. Eh, inabutin sila ng pandemic. Sabi ko, Juliana, alam mo, itong sport mo, volleyball, hindi na ito matutuloy hanggat merong pandemic. So, true enough, sinara lahat ng mga eskwelahan, sarado ng facility. Pero yung, there are very few sports na pwedeng maglaro kahit may pandemic. And one of them is fencing. Sabi ko, nag-fencing ka naman nung bata ka, bumalik ka na lang. So, bumalik siya sa fencing. Nandun yung national team sa, ano, sa Ormoc City. Yan, gumaling siya. So, bumalik siya ng UP. Ngayon, sa varsity na siya ng fencing sa UP. Wow. Nakadala na rin siya ng mga medalya. Wow. At the same time, scholar si Juliana. At the same time, scholar siya. Marapit siyang graduate. Next year, graduate na si Juliana sa ano? Anong course? Sa NCPAC, ano, sa public administration. So, hinuhulma mo rin siya sa public service? Hindi. Nakita ko lang, nagulat nga ako kasi akala ko papasok siya ng either law or magmamaskim siya for film. Nung pumasok siya ng public administration, sabi ko, okay na rin yan. Kasi habang mayor ako, lahat ng tinuturo sa eskwelahan, nakikita mo yan dito nangyayari sa City Hall, punta ka lang dito. O, ano yung tinuro sa'yo, punta ka dito, i-observe mo kung tama ba kung pareho. Nakita niya, lahat ng tinuturo, ginagawa, nangyayari sa City Hall. So yun, naging madali sa kanya yun, yung public administration. So nakikinita-kinita mo si Juliana na susuong din sa politics? It really depends on anong gusto niya. Hindi ako yung type ng tatay na sige, itutulak mo siya. Hindi. Kung one day mag-decide siya to enter politics, it's really up to her. Pero kung ano yung pasukin niya, kung saan siya gusto pumunta, andun ako sa father, susuportahan ko siya. Kahit sa love life? Ay, ganun din. Wala tayong magagawa, di ba? Ano yun? Tinanggap ko na talaga yung fact na darating yung panahon, magkakaedad si Juliana, kahit babae ito, siyempre magkakaroon ng boyfriend yan. Eh, maganda yung bata, liligawan yan. Sinasabi ko lang sa kanya, alam mo sa itsura mo yan, talagang maraming aaligid sa paligid mo yan. Ano ka lang? Bantay mo lang? Ano ka lang? Pili ka lang ng mabuti. Kasi kung lalaki lang, napakarami lalaki dyan. Hindi mo ba naiaano sa kanya? Yung nakapaparaning ka kasi nung araw, playboy ka. Nako eh, yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, alam mo Juliana, pagdaan ko yung mga yan. Alam ko yung mga babae na madaling bolahin, nakikita mo mga babae na siniseryoso. Mm-hmm. Parang ako, binobola lang ako dati, sabi ko gano'n. Wow, ikaw ba binola? Ang dami kong best na bola nun. Ha? tapos? Pero sabi ko, Sabi ko, bata ka pa. Huwag masyadong seryoso. Relax ka lang. Ganun lang yung sinasabi ko lagi sa kanya. Mm-hmm. Relax ka lang. Enjoy it ba? Ako, nag-enjoy din ako nung bata kasi ako. Para yun ang takot mo sa anak mo? Oo, sabi ko sa kanya, kung pipili ka ng boyfriend, huwag kang pumili ng boyfriend na katulad ni Richard Gomez. Kasi nung bata yun, babaero yun. Malapit din sa babae, matsiksi. Oh. Pero kung mag-aasawa ka na, pumili ka ng lalaking katulad naman ni Richard Gomez. Oh. Iba naman yung sige, nag-iba na siya. Matino na, mas mabait na. Mas mabait na. That means mabait na ako noon pa. Pati paglilinaw, Gomez. Diba? Mabuti na yung nagkakaliwa na ganda yun. So, yun ang in-instill mo sa kay Juliana. Ni Juliana na yung ideal husband ako. Pero yung ideal boyfriend, hindi ikaw. Hindi
So ikaw, may bilin ka sa lalaki? Wala naman. Mga friends yung mga naliligaw. Wala naman. Nakikita lang nila ako doon. Siguro, ay, hindi kayo. O, yeah. Wala. Ako, kausapin kita. Hindi. Hindi walang ganon. Wala. Siguro. Hmm. Nakikita pala nila ako. Intimidating na ako. Laki-laki kong taon. Hindi naman. Lahat ng umakit ng ligaw kay Juliana, kinakausap ko naman. Nag-hello ako sa tano. Kaya saan ka? Sino ka? Ang ginagawa mo? Yung mga ganun lang. Basic. Kinaalam ko lang. Pero hindi ko sinasabi na, oh, huwag ka magloloko-loko dito. Hindi ako ganun. Eh bakit si OG Diaz, may limang anak, si Richard Gomez nung araw na playboy, isa lang anak? Oo nga. Tataka nga ako, no? Iba ka, no? Iba. Iba. Ayot ka. Iba, no? Oo nga. Yun ang pinag-usapan namin ni Lucy. Gusto natin, gusto namin ni Lucy, apat anak. Oh. Pero isa lang yung binigay. Siguro, sabi ng Diyos, okay na yan. Sige, isang anak lang. Pagbutihin mo na yan, pagkatatay mo. Before you met Lucy, bakit si Richard hindi nagkaroon ng anak sa iba? Holding hands lang ako eh. Nag-holding hands ako. Swerte na kung makakiss ako sa girlfriend ko noon. Ganun lang ako. Goma, hindi naman ako kahapon lang nagsimula. Oo nga, hindi ka ba nagtataka na sobra kang ano sabi lang doon, sobra kang career-oriented doon. At ini-enjoy mo lang ang kabataan mo nung araw. Ganun lang ako. Enjoy, saka ano, alam ko na yun, yung responsibilities nung, kahit nung bata ako, na ang hirap magkaroon ng anak out of wedlock. Tapos, what if may anak out of wedlock and then mag-asawa ka. So, magkakaroon ng konting problema yun. Mm-hmm. At as early as that, mga 20s pa lang ako, nakita ko na yung ganun. So, I was very careful nung binata ko. I made sure na kung magkakaanak ako, pag meron ako. Nung binata ka? Nung binata ako. Pero ngayon ba, naisip mo yun na parang, sana nga nagkaanak ako dati? Hindi. Ah, talaga? Oo. Oh, hindi mo naisip? Hindi. Ang gusto ko lang sana na madagdagan sana yung anak namin ni Lucy. Yeah, pero hindi naging issue sa inyo? Sabi ko, wala nang problema. I will respect that. Dahil ang ano mo, ang vlogging mo eh, puro cooking. Oo. Oh. Bihira yun ha. Gwapo na, marunong pa magluto. So, bakit mas pinili mo sa vlogging mo magluto? Hindi ibang ano? Hindi ko alam. Kasi nung nasa Ormoc ako, before pandemic, eh, hindi ko magluto nun. Tapos binivideo ko yung sarili ko. Tapos pinopost ko. Nagre-react yung mga tao. Eh, sarap lang ginagawa mo. Mm-hmm. Tapos may nagko-comment doon, ba't di ka nalang mag-vlog? So, I took it to heart. So, I sat down with si Napia. Sabi ko, gawa tayo na concept. Conceptualize natin ko nito. Ayusin natin. So, yun. I hired a video team. Mm-hmm. Yan. Then, every week, nagpipresent ko. Sabi ko, I have to make sure na every Sunday, mayroon ako nilalabas sa Goma at home. Oh. So, para, yun, para laging may laman yung ano, YouTube channel ko. So, pero, Goms, syempre, kulang tayo sa actors ngayon. Tinan ba? Oo, kulang. Lalo na mga veteran actors. Oo. Siyempre, pumayag ka na i-consider kang veteran actor. Oo. Taga ko nung, alam mo, ano ko eh, yung very realistic ang approach sa buhay eh. Kahit kami ni Douglas, nung boy pa siya, nag-uusap kami nun eh. Si Douglas Quijano po yung manager. Nung mga panahon na mga age ko, mga siguro mga 24, 25, five, mga ganun. Mm-hmm. So, nasa mga 80s pa rin yun, no? Pero, mm-hmm. Pinag-usapan namin yung, sabi niya, yung pagiging artista, kami ng mga tao, siyempre, may edad din kami. Galing kami siya pagka-teenager. Mati ni idol, heartthrob, mga ganun. Tapos, naging mature na actor. Darating yung panahon na magkakaputi kang buhok. Katagabi mo na husband and wife ka na. Darating yung panahon na Magkakapamilya ka, tatanda na yung mga roles mo. So, ganun talaga yung evolution ng isang artista. And you have to accept that kung gusto mo, sabi niya. Actually, yung pagiging isang star o yung isang matini idol, maiksi lang yung career niyan. Swerte na yung, sabi niya, maswerte kayo, ikaw, sila Aga, sila Gabi, yung mga, ang haba nung, ano niya, nung span ng career niyo. Kasi hindi lahat ganun. So, what do you want to become after? So, as early as mga 90s, sabi ko, nag-aaral naman ako bago ako nag-artista. Sabi ko, balik akong eskwelahan. So, doon ako nabigyan ng chance na bumalik ako ng school. Nag-aaral ako sa UP. Diba? Tapos, film ang kinuha ko. Sabi ko, nasa industry naman ako. I want to become a director. Ito yung fallback career ko. Uh-oh. So, yun. So, pinilit ko matapos. Tapos, lumipat pa ako ng ibang eskwelahan. So, hanggang saan natapos ako. So, alam ko na yung fallback career ko na magiging director ako pag hindi na ako active sa pagiging artista. Uh-oh. Pero, siyempre, as we move on sa buhay natin, may iba. Nag-iba yung direction. Oo, naging politiko ako. So, although artista pa rin talaga ako, pero nasa politics ang buhay ko ngayon. Kano naman tayo ngayon? So, this will take a backseat. Dito tayo. Kasi kaya ako bumibilib kay Goma. Kasi, una, marunong humawak ng pera.
Kasi sa mga panahon ngayon, yung mga artista ngayon, kung ano-ano na binibili, tapos napaka-ikli ng span ng kanilang career. Kasi maaga silang nanawa, yung maagang napagod, yung nababagot na, yung ganon. So, si Goma, kasama si Naaga Mulat, bakit ba humahaba yung career niyo? Siguro, proper guidance from somebody na matagal na sa industriya, like Douglas Quijano. Mm-hmm. Sabi niya, yun, kasama na sa pinag-usapan namin na dapat hanggat sikat ka, pilitin mo na makaipon ka. So, nung time na nag-artista ko, OG, nung the 80s pa lang, lahat ng sweldo na kinukuha ko, yung kalahati nun, tinatago ko talaga sa bank ko yun. Talaga? Oo. Eh, ever since. Kaya nga, di ba, ano ba ang tawag nila sa akin? Si Goma, ang kunat niya, di ba? Ang kunat niya, sila Joey. Ang tawag nila sa akin, kunat eh. Ito talaga makunat po ako eh. Uh-oh. So, yung kalahati yung tinatago ko na yun. Kasi yung 50% nun, ginagamit ko pambayad sa kung may mortgage ako, kung may babayaran akong kotse, bibili ako ng costume ko, or pang, yung matitira ng pambisyo ko na yun. Diba, bibili ako ng motorsiklo, yung mga ganun. Uh-oh. So, nakaipon ako. Naging millionaire ako at the age of 20. 20? Oo. Sa showbiz lahat yun. Grabe. Oo. Bata ko, siyempre, ilang taong ba ako nagsimula? 17 years old. Oo. Ano yung una mong nabili, Goms? Ang una kong pinunta na malaki, Australia House. Yung house sa Mariposa ba? Yes, correct. Ko yun. Sa Horseshoe. Yun sa Horseshoe. Unang, yun ang unang binili ko na... Na buhay pa? Na, hindi. O nabenta mo na? Binenta ko na yun. Oo. Ang ginawa ko, di nakapagpunta ako. Tapos bumili ako ng property sa Green Hills. Oo, nakapunta pa ako noon. Oo, di ba? Tayo ako ng bahay. So, nung nag-asawa na ako kay Lucy, nagkinasal na kami, sabi ko, may isang bahay tayo doon na, yung sa Mariposa. Yun yung bahay ko nung single pa ako. Sabi ko, hindi naman natin ginagamit. Ibenta lang natin. So, binenta namin. So, we stay in Green Hills. Nakapag-ipon pa rin. Ipon ng ipon. Hanggang noong year 2000, nakabili ako ng bahay sa Forbes. Sa Forbes Park. Wow. Oo. Eh, medyo mahal. Sabi ko, parang kinabangan ko. Kaya ko ba to? Sabi ko, if we don't buy it now, we'll not be able to buy it anymore. Okay. So yun, pigit mata. Kaya natin to basta monthly natin. May mortgage. Yung kinumpit namin, kaya natin to. So 2,000 po, may bought that. Oh, magaling ka sa ano eh, sa government investment eh. Sabi ko, hindi naman kailangan tiran yan eh. Oh. Ang bahay nandiyan na. Mm-mm. Let's have it rented out. Tapos yung renta na yun, pambayad natin sa bago sa mortgage. So yun ang nangyari. 10 years may umupa ng bahay ni Noji. Oh. Oh, so 10 years, nabayaran yung bahay. Wow. Oh. So doon pa rin kami sa Green sa katira. So finally, nung naging congresswoman na si Lucy, grabe na yung traffic na EDSA. So kinikwento ko yung evolution ko pa paano kami. Oo. Kaya ko, lipat na tayo ng Makati. Oh. Anyways, sabi, hindi na, huwag na natin iparenew yung kontrata nung nakatira to. Sampung taon na naman sila nakatira dyan. So, inoccupy na namin yung bahay na ayos namin. Sa Forbes. Oh. Sa Forbes. Eto, malapit sa airport. 10-15 minutes, nasa airport ka na. So, convenient na para mag-airport. Tama, every week, umuwi ka na gano'n. So, gano'n ang ginagawa ko. Kung makaipon ako, ano maganda dyan? Bili tayo na ito. Bili na itong condo na to. Maganda yung mm-hmm. Bili tayong bahay dito, bili tayong lupa. Mm-hmm. Pero, one of the best investments talaga is real estate. Especially in Manila. Doon kita hinangaan, Goms. Kasi yung mga ngayon, mga namimit ko mga kabataang artista. Yung ano sa pera, galit. Kasi alam mo, pag sikat ka, pag mainit ka ng artista, ang bilis ng pera. Pag hindi ka marunong mag-ipon, maliligaw ka ng landas eh. Oo. Biglang dadami yung barkada mo. Tatakon dahil mong friends kasi libre ka ng libre, di ba? Oo. Tapos kung saan ka gumagastos. Pero pag hindi mo na yan, hindi ka nakapag-ipon, after all, tatakon ka, wala ka ng trabaho, wala ka na punta. Yun ang masakit. So yun talaga yung the best suggestion na bibigay sa mga nag-artista ngayon. Kung kaya mo talaga mag-ipon, ipon ka, then pundar ka ng bahay. Kasi yung bahay, pag nabili mo na yan, gamitin mo nga sa tumanda ka, nga sa magkaanak ka. Tsaka hindi naman na bumababa yun eh. Unless ibenta mo lang mababa. Oo. Lalo diba? Ng bahay na bumaba ang presyo eh. Mm-mm. Yung binili mo na 100,000 today, kahit bukas mo ibenta yan, tatasin lalo ng pagmaganda yung location. Pero bago naging milyonaryo si Richard Gomez, bago ka naging Richard Gomez, dati nabalita, ano pa yun ah, kinuwento pa sa akin ni Tito Dogs na parang ayaw mo pang mag-artista. Ano parang na nagsimula yun? Para lang pang background, 1983, graduate ako ng high school, so pa-college na ako doon. Uh-huh. So, noong summer of 83, sabi ko, magka-college na ako, gusto ko magtrabaho na rin ako. So, nag-apply ako sa McDonald's. Oo. Tapos hanggang sa nag-aaral ako sa college, nasa PUP ako nag-aaral. And then, dumating time na hindi na ako natatapos sa McDonald's, pinuntaan ko yung stepsister ko, si Pinky, Stella Suarez Jr. Si Pinky.
summer noon, sabi ko, sama ako sa'yo kasi nagsishooting sa noon eh. May, siyempre siya nag-artist at that time eh. Kaya ganito pala yung shooting environment. Uh-oh. Hanggang sa, sabi nung producer, si Baby Pascual, alam mo, may manager kami ng talent, pakikilala ko sila. Kilala ko si Douglas Quijano. Sabi ni Douglas, alam mo, nung bata ka, kilala ko yung mami mo. Nabubuhat pa nga kita noon, nung baby ka. Sabi ko talaga, nag-long distance ako pagdating sa Manila, long distance ako sa mami ko. Kilala mo ba itong Douglas Quijano? Kasi kilala ka ron ito. Sabi niya, reporter yan nung una. Sabi niya, kilala ka. So, ngayon, naging kaibigan kami, siyempre. Kilala na nanay ko. So, nagkaroon na ng trust yung relationship namin. Tapos, hindi niya sinabi na, lika, mag-artista ka. Hindi, ang ginawa niya sa akin, yung mga talents niya, pinakilala niya si Aga, si William, sila Herbert. Uh-huh. O kakatapos na ng bagets nun eh. Familiar ako sa mga mukha nila. Ano yung tsura ito, mga ito ah. May tsura ha, mga gwapo ha. So, sabi ko, patangkat ako dito sa mga ito. Galit nila. Tapos yun, ganun ako inorient din Douglas. One day, sabi niya, gusto mag-artista? Sabi ko, ayoko. Bakit? Gusto ko lang magmodelo kasi nakagawa na ako ng Rexona noon. Nakagawa na ako ng close-up commercial. Ayun, ganun lang. Modelo lang ako. Sabi niya, wala masyadong pera dyan. Yung sweldo mo, hindi consistent. Okay lang. Ganun pa ako. Okay lang. So, hindi siya napagod sa akin. Sinama pa rin naman. Lika, ikot tayo. Tapos one day, sabi niya ulit, mag-artista ka na? Ayoko. Bakit ba yung mag-artista? Wala, ayoko lang. Sabi niya, sige nga, magkano pera mo? Nabang ko. Siyempre, may wallet ka, di ba? Ayan, 20 pesos. Sabi niya, 20 pesos na yung pera mo, ayaw mo mag-artista? Mag-artista ka na. Bakit? Malaking sweldo dito. Ganun ba? So, sabi niya, punta kami kay mother. Sabi niya, pwede ba itong mag-ano? Ito na yung kurinat na artista. Sabi niya, sige. Ibigay mo yung script, pinigay yung script sa akin. Basahin mo yan. Binasa ko. Hindi ko mabigat nito. Hindi ko kaya. Scorpionites? Saan siya pinigayari? Scorpionites? Oo. Daniel Fernando, Marites Gutierrez. Ako yung magpi-play nung Daniel Fernando role. Oh my God. Tapos si Orsis Ojeda, di ba yung isa doon? Yun yung cast nun eh. Sabi ko, hindi ko kaya ito. Maghuhubo ako dito. So punta kami kay mother. Ayaw niya mother. Ayaw ni Richard. Sabi niya, si Gabby Concepcion. Ayaw niya gawin yung Inday Bote. Nirefuse ni Gabby yung Inday Bote. Kasi hatal niya si Marcel tsaka si William. Sabi niya, ikaw. Ito. Ikaw gumawa nun. Sabi ko, ano yun? Comedy. Ay ko yan, okay ako dyan. Tapos rented din nung gabi. Binigyan ako ng kontrata ni Mother Lady. 25,000 pesos at that time, 1984. Sabi ko, ang laking diferensya ng 20 pesos at saka ng 25,000 pesos. Ang sarap mag-artista. Ay ko, artista na ako. Yan ay yung naging career ko. Saka yung the most beautiful faces in show business, nakakatrabaho ko na at that time. Iba-iba yun pa, naging Snooki Serna, Alice Dixon, yung mga Don Silueta, Lorna Tolentino, yung mga ganun. Sila Don, sila Sharon, yun. And then I really took the work seriously. Nakakatuwa. Tapos syempre, ang pinaka-famous na naging ka-love team mo, si Don Silueta. Kumusta naman yung friendship nyo ni Don ngayon? Dahil, ano ba, pag nagkikita ba kayo ng biglaan, para pinatawanan nyo na lang yung nakaraan? We're good friends. Yun ang maganda. Tapos kahit si Lucy tsaka si Don pa nakikita, kumustahan nila. Talaga ano, ang tawag doon, maturity. Maturity. Yung ano yun, acceptance sa buhay na, mag-iwalay kayo, mag-asawa yung dating screen partner mo, ganun. But you know, we have to remain friends. Anong maipapayo ni Goma sa mga artista ng henerasyon ngayon? Yung mga artista ng henerasyon ngayon, number one, maswerte sila. Kasi, ang laksa ng social media. There's so many ways of earning money. So yung pagkita nila ng pera, number one, ipunin talaga nila yon. Second, seryosohin nila ng mabuting trabaho. It's a beautiful job. Ang sarap ng trabaho ng showbiz. And hindi lahat ng tao na gusto mag-showbiz nabibigyan ng magandang pagkakataon. So yung mga, lalo yung mga bata na sikat na, alagaan nyo talaga yung career nyo, alagaan nyo yung personality nyo. Bantayan mo talaga kung sino yung mga kaibigan mo, yung paligid mo. But take care of yourself and take care of your family. Yun talaga, seryoso yung main trabaho. Mm-hmm. It's a serious job. And it takes a lot of thinking, mm-hmm. takes a lot of emotions to be an actor. Mm-hmm. Tapos kailangan marunong ka makisama sa tao. Kailangan talaga seryoso ka sa ginagawa mo. Always take it to heart. Lahat ng gagawin mo, lahat ng papasokin mo, do your best all the time, be responsible, tsaka dapat seryoso. Kasi number one, pag gusto mo yung ginagawa mo, you always give your best all the time. Mm-hmm. Pag seryoso ka, may direction.
Mm-hmm. Pag may responsibility ka, inaalagaan mo lahat ng ginagawa mo. Kaya rin ba magpayo ni Gomez sa mga husbands? Aminin ko na, maloko rin ako doon. Marami akong pinagdaanan na masayang journey. Oo. No? Pero siyempre pa nag-asawa kahit sa totally different life. Kailangan talaga alagaan mo yung pamilya mo. You have to be a responsible father. You have to be the head of your family. Wala na kung may anak ka na. Mm-hmm. You have to provide for them, mm-hmm, and make sure na maayos yung pamumuhay nyo and in the hope na mabigyan mo ng magandang future yung bata, yung mga anak mo. Mm-hmm.